Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripot. So, may mouse tayo today, okay, from Onikuma, again, okay. So, ang CW905. So, wireless mouse. Wireless to, alam ko. Ito yung version ng wireless. Ayan, nakasulat sa taas. Ay, sa taas. Tingnan nyo sa taas na wireless mouse siya. Meron ring wired version nito, mas mura ng konti, pero wala kasi ngayon, okay. So... So, di ba, le, yung wireless na lang ang testingin natin. So, black ba to? Black ba to? Oo, mukhang black, yes. Buksan natin. So, 2.4 GHz, ayan, black. So, ano ba? So, gaming siya. Usually, naka-ano na rin naman siya eh. Default na DPI niya is 800, 1600, 2400, 3200, 4800 hanggang 6400. Around 170 grams. So medyo mabigat siya. Kasi tulad ng sinabi ko dati, nasa around 80 grams for me ang medyo pwede na. Okay? So, ayun. Yun. Yung 80 grams usually ang mga lightweight. Weird na yung buksan mo ganito. Para lang mapakita sa tao. Pero sa totoo lang, ganito pa rin ang pagbukas niya. Ay! Dagdag cost rin yan, di ba? So, ayan. So, ayan. So, yes, medyo mabigat nga siya. Tapos, ayan. Ito yung ilalim niya. May kasama siyang micro USB cable. Kasi medyo hindi naman to latest version. Pero isa sa sikat nila dahil medyo mas budget. Nasa around 800 pesos lang ata to. Wireless, di ba? Tapos yung wired nila nasa 650 pesos lang ata. Di ba, ililink ko lahat sa description. Check out yun na lang dyan sa description yung mga links nung mouse. Tapos alam ko may pink version rin nito at saka white ata sa alam ko. Okay? Hindi, pati yung mga wired, meron rin iba't ibang kulay yan. So, ayan. Tingnan muna natin. So, kamusta naman? Maganda yung texture niya. Medyo, alam mo yung rubbery type. Smooth na rubbery. Medyo matte. Ganyan. So, smooth siya. Mas rubbery siya. Hindi siya yung parang plastic na may matte coating. More on mas rubberized. For me, ah, pero hindi ko sinasabing rubbery material niya. Ganun yung feeling niya. Tapos, ayan. Onikuma logo. May button 4 and 5. Usually, yun yun eh, di ba? 1, 2, 3 yung gitna. Tapos, 4 and 5 yung side buttons. Okay? So, may side buttons. Tapos, sa taas, may DPI button. At saka yung RGB button. Okay? So, okay. Usual naman na yan. Pero, usually, ewan ko, hindi ako fan nung naka-expose kasi yung DPI kasi mas may chance ka magkakamali. Mas gusto ko nasa ilalim siya kasi bihira ka naman talaga magpalit ng DPI. Hindi ba? Tapos yung scroll wheel. Okay? So, ayan. Tapos yung sides niya, plastic. Sa ilalim may tatlong feet. Okay, yung gliders niya. Tapos on and off button at saka yung dongle niya. Ayan. So, okay. So, testingin natin siya ngayon para kung kamusta naman siya. Wow! Ang ganda naman ng mousepad na to. Okay? So, introduce ko lang sa inyo itong mousepad na to. Saan ko to nakuha? So, gumagawa kami, nagko-customize kami ng mga mousepad. So, pwede kayong mag-request ng design nyo, pwede nyo rin bilhin yung mga nakalatag ng design dyan. Okay? So, links at the description down below na lang. Check out nyo kami sa Shopee and alam ko meron rin Lazada. Sorry, wala akong idea kasi hindi pa namin nalalaunch as of this recording. So, okay guys, if ever bumili kayo, huwag nyo na lang kalimutang tanggalin yung mga plastic dahil syempre, hindi yan gagalaw na smoothly. Okay, so for me, teka, on na rin natin pati yung RGB. Okay naman siya. For me, ah, not bad, not bad. Medyo may bigat nga lang, pero yun nga, nakasulat naman na 170 grams at saka wala naman silang sinasabing lightweight to, di ba? So, maximum pulling rate niya is around siguro nasa 125 to 130, ganyan. Yun yung nakikita ko ngayon na reading. So, 125 hertz average. So, yun yung average niya ngayon. Okay? So, syempre, hindi rin talaga pwede masyadong mataas ang polling rate mo. Kasi pag mataas ang polling rate mo, mataas rin ang presyo mo. Okay? Ganyan yan. Ganyan nag-work ang buhay natin. Okay? Okay. So, ayan. Kita nyo naman na yung ilaw. Sige, ipipress natin. Ayan. Okay. So, nagpapalit.
Yan, kakulay niya pa yung mousepad. Oo, oh, ganda. Ang ganda ng mousepad. Okay. Pero ngayon, tinetesting ko naman, kahit mabilis, so walang problema to. Hindi magkakaproblema to. Ewan ko, umuuga na yung monitor dahil sa, yun nga, dahil finoforce ko na talaga siya. Hindi naman siya naging spin out. So, hindi ko nakikita magkakaproblema to sa mga FPS games. Ayan, kahit mabilisan, mabilis na malawak. Oo, okay naman siya. So, wala namang problema. Okay, so walang problema. Sorry, hindi ko na mapakita sa inyo. Hindi naka-record yung monitor ko. Pero, quick review lang naman to. So, not bad. Check ko naman ngayon yung mga clicks. Clicks, clicks niya. So, for me, sakto lang yung lalim niya. Sa akin, ah, okay naman siya. Kasi, ayoko yung medyo mababaw lang. Yung konti lang yung ilalalim mo. So, pakinggan nyo. Side buttons, medyo may pagkalalim. Ito, parang medyo bumabaon to, yung button 5. Button 4, hindi naman masyado. So, mas firm ang button 4 for me. Siguro sa pagka-design na lang yan. Mas firm ang button 4 for me. Pero, most likely, same switches na lang rin talaga yan. So, yung scroll wheel, okay naman siya, medyo madulas. Acceptable na rin, medyo madulas lang siya. Parang more on na sa dulas, more on, mas madulas pa siya. Not bad. So not bad yung mga switches na nilagay sa kanya. Durability na lang talaga magiging issue dyan. Kasi 800 pesos, hindi ako masyadong nag-expect. Actually, basta tumagal siya ng 1 year for me, pwede na, 800 pesos. So, yung material niya pa, hindi siya yung ma, alam mo yung ma-fingerprint, yung itsura, mabilis malinis, ganyan. So, mas walang problema rin talaga yan. Tapos, maganda pa yung shape niya kasi parang hugis na hugis sa kamay natin. Ayan, oh. So, parang talagang may pinaglalagyan yung mga daliri ko. Lalo na yung thumb. Nafe-feel ko yung difference dahil parang pa ganyan siya. Ganyan. So, parang may lubog siya dito. Ayan, oh. May lubog siya dyan. So, parang hawak na hawak ko yung mouse dahil talagang pasok na pasok siya sa thumb ko. So, siguro mga nasa around medium ang kamay ko. Medyo sakto sa akin to. So, pagdating naman sa wireless, delay wala naman. Wala akong masyadong naspotan. Ayan o. Wala naman. Responsive naman siya kahit na 2.4 GHz nga siya. So, most likely, mas wala talagang delay yan. Usually, Bluetooth ang mas may delay. Usually yan. Hindi ko sinabi perfect, pero diba? Medyo great catch to. 800 pesos. Check out the links down below na lang tulad ng sinabi ko kanina. So, like this video naman kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing naman to support the channel. Okay? So, okay, magpapasko na. Merry Christmas, guys. So, sige na. Let's do this again. Ay, wait lang. And my other social medias na rin. TikTok, guys. Pa-help naman ako sa TikTok, guys. Tsaka huwag nyo kalimutan pag nagaanap kayo ng mousepad. Marami tayong designs dyan. Pati pala, ano, yung designs, may mga suggestions rin pala kami. Check out nyo na lang, maraming links dyan sa ilalim. So, ililink ko rin, may mga mousepad design na suggestions rin kami. Pwede nyo i-PM, i-chat na lang dun sa store. Okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!